marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Handa ka bang tumugon sa tawag ng Panginoon na maging manggagawa sa kanyang ani? Magandang-magandang araw mga kapanalig. Pasalamatan natin ang Panginoon ng masaganang ani. Ako po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pag-inilay ng mabuting balita ngayong 18 ng Oktubre, kapestahan ni San Lucas Evangelista. Siya ang may akda ng 2 mahalagang aklat sa Biblia, ang Ebanghelyong nakapangalan sa kanya at mga gawa ng apostol. Pasalamatan natin ang Diyos kay San Lucas at sa tulong ng kanyang panalangin, hilingin nating lumago sa ating pagkaunawa at pagsabuhay ng salita ng Diyos. Pakinggan natin ang tagpo ng pagusugo ng Panginoong Hesus sa hinirang niyang 72 iba pa na mauna sa kanya. Sa mabuting balita mula kay San Lucas, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 9. Humirang ang Panginoon ng iba pang 72 at isinugo silang dala-dalawa na mauna sa kanya sa bawat bayan at lugar na takda niyang puntahan. Sinabi niya sa kanila, marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Lumakad na kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng pitaka, bag o mga sandalyas. At huwag ninyong batiin ang sinuman sa daan. Saan mang bahay kayo pumasok, sabihin muna ninyo, mapasatahanang ito ang kapayapaan. Kung mapayapang tao ang naroon, sasakanya ang inyong kapayapaan. At kung hindi, magbabalik sa inyo ang inyong dasal. At sa bahay na yun kayo manatili. Kumain kayo at uminom na kasalo nila sapagkat may karapatan ang manggagawa sa kanyang sahod. Huwag kayong magpapalit-palit ng bahay. Saan mang bayan kayo pumasok at tanggapin nila kayo, kanin ninyo anumang ihain sa inyo. Pagalingin din ninyo ang mga may sakit doon at sabihin ninyo sa kanila, palapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapagpalang araw mga kapanalig. Ako po si Father Raymel Ramos, isa sa mga pari ng Society of St. Paul. Ang pagninilay natin ngayon ay mula sa panulat ni Father Jonilo Pinino ng Archdiocese of Caceres. Sa araw na ito, binibigyang pugay natin ang kadakilaan ni San Lucas Evangelista, manggagamot at may akda ng Ebanghelyong nakapangalan sa kanya. Ang narinig natin Ebanghelyo ngayon na mula mismo kay San Lucas ay patungko sa pagpili at pagsusugo ni Jesus sa 72 alagad. Binigyan niya sila ng tagubilin o missionary instruction patungko sa kanilang nararapat gawin, lalong-lalo na sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Hindi nga madali ang susuungin nilang misyon. Nariyan ang hirap at mga hamon sa gitna ng kanilang gawain. Tinuring silang tagapag-ani ng Panginoon na ang pangunahing layunin ay ang pagbuklurin at ikayatin ang mga tao tungo sa pagmamahal sa salita ng Diyos at pagkilala sa Kanya. Isang malaking hamon sa mga alagad kung paano nila isa sa katuparan ang tagubilin ni Jesus sa kanila. Pero wala sila dapat ipagkabahala. Dahil ang kanilang lakas at gabay ay ang salita ng Panginoong Hesus mismo. Mga kapatid, matuto nawa tayong kumapit sa mga tagubilin at aral ng Panginoong Hesus sa lahat ng panahon at pagkakataon sa ating buhay. Sa oras ng kasiyahan o kalungkutan, sa oras ng kasaganaan o pagangailangan, dahil kapag ang Diyos ang ating kinapitan, walang problemang hindi natin malalagpasan. Tiyak yon. Manalig lang tayo sa Kanya. San Lucas Evangelista, ipanalangin mo kami. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito.
At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions, so comments sa video nito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang ang buhay natin sa mundo ay parang misteryo ng Santo Rosario. May tuwa, may hapis, may luwalhati, may liwanag. Pero sa bawat yugto ng ating buhay, laging nandiriyan ang Panginoong Jesus at mahal na Birheng Maria na umaakay, gumagabay at nagpapalakas sa ating pagtahak sa landas patungo sa Diyos Ama.